Salamat ng Ama, na katang Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na banal at dakila, Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Ikaw ang Diyos Aday ng aming buhay. Ang Diyos na may gawa ng lahat ng bagay. Ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Ang Diyos na walang katulad, walang kapantay. Ang Diyos na karapat-dapat na sambahin sa Espiritu at Kanutuan. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan na muli mong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa araw na ito, Diyos, at kung saan muli kami makapagpupuri, makapagsamba, makapakinig ng iyong mabuting balita. Pagpalain kami lahat, Panginoon, na narito ngayon, sa lugar ng chapel na ito sa Bungamag. Ikaw po ang magpala sa aming lahat, sa mga kahilingan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko na sila po tinugod na at sempreo na po sila sa kanilang mga kahilingan. Pagpalain mo ang susunod na sandali sa pagdinilay na iyong mabuting balita. At lubin mo, O Diyos, na ito ay lalo maging pagpapala para sa aming buhay espiritual, lalo kaming magkaroon ng kaalaman tungkol sa O Diyos. At lalo kaming itibay at kami ay magtatagumpay sa buhay na ito. Kaya, Panginoon, maraming salamat at inaangkin na namin ang 100% kalagumpayan ng buhay sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At amin. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang Diyos na kinakamainam na pagpupuri. Kinakamainam na palakpak. Sige po, kung madala tayong banal na aklat, paghaya natin ang pagbasa ngayon. At ito po yung Ebanghelyo natin sa darating na linggo. At ito ay ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 40 hanggang 45. Mark chapter 1, verse 40-45. Ang sabi dito, may isang kitunging lumapit kay Jesus, nanigluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang kitong at gumaling ang tao. Inaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inuutos ni Moses upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos, ipinamalita ang nangyari anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuo. At doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa batibang dako. Mga kapatid ko sa Panginoon, purihin ang ating Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Sige po, palakpakan natin. Purihin natin, purihin ang Diyos. Pagpupuri ba, palakpak ba na pinagpala? Sige po, pwede na kayong maupo sa biyaya ng ating Diyos. So minsan pa ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos at sa inyong lahat na narito ngayon. So, ang paksa ko kong ito mga kapatid ko sa Panginoon ay simulan ko sa isang kwento. Gusto niyo makinig ng kwento? Oh. Isimulan ko ng isang kwento. O sa isang kwento.
Alam niyo po, dong dekada o chita ay may lumalaganap na sakit pansang Africa. Ang tawag nito ay AIDS. Alam niyo po siguro itong sakit na ito. At ito ay kumala sa buong daigdig at ikinatakot ng lahat ng tao sa buong mundo. At ayon sa isang nailathala sa Newsweek, no, sa Newsweek Magazine, may isang doktor na nakadiskubre ng gamot. May isang doktor na nakadiskubre ng gamot para gumaling ang may sakit na AIDS. Ang nakalulungkot na, mga kapatid ko sa Panginoon, paglipas ng ilang buwan, namatay ang doktor na ito. Namatay ang doktor na ito, at ano pa nangyari? Ang balita ay sadyang pinatay ang doktor na ito. No? Sadyang pinatay. At sa kanyang paglibing o paglibing sa kanya ay kasama na inilibing ang formula ng gamot na kung saan ito ang nagpapagaling sa sakit na AIDS. So ang pangyayari ito ay nangyari na rin. Noong una pang panahon, 200 taon na nakalipas na may isang tao rin. No? May isang tao rin na may nakadiskubre o may dala. Ang taong ito ay dala-dala ang gamot sa lahat ng uri ng sakit. Amen? Pero ang nangyari ganun din, pinatay ang tao ito. Pinatay ang tao ito, pero ang pagkakaiba ng mga kapatid ko sa Panginoon, nang iliting ang taong ito ay hindi kasama ang formula na nailibing, ang formula na kung saan nagpapagaling. Amen? No? So ito ang pagkakaiba na ang lunas ng gamot sa lahat ng sakit ay iniwan, hindi kasama sa kanyang libingan. At ang taong ito na may dalang ng lunas sa lahat ng uri ng sakit o karamdaman, walang iba ang Panginoon Jesus. Amen. Amen. So sa ating gospel ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating makikita kung paano abutin ng ating Panginoong Hesus Kristo ang mga tao, ha? Kung ano ang kalagayan sa kanilang buhay, inabot niya ang lahat ng uri ng tao. Lalo na mga naliligaw, no? At lalo na yung may mga sakit at walang lunas na sakit. Katulad na ating tinunghayang pagbasa ang sakit na ito. Amen. So sa gospel natin ito, ipinakita rin na gumaling ang taong may sakit na walang lunas. Amen? Ipinapakita dito na gumaling ang sakit na sinasabing walang lunas. So, ito ngayon ang ating paksa ngayon. Ang pamagat ay pinakamabisang gamot. Amen? The best medicine. So, balik ang ating pinakatima o team, curing the incurable. O pagpapagaling sa sakit na walang lunas. How does the incurable disease cure? Ito ang ating katanungan ngayon. Una, mga kapatid ko sa Panginoon, kung paano gumaling ang sakit na walang lunas. Ang paksa ko sa alihawang kahapon, ano o paano gumaling ang gitong sa isang taong may gitong, sa isang may leprosy, ito magkakahawig, no? Magkakahawig kasi ganito pa rin naman ang gospel. Sabi ko, binago ang gospel.
O magkaibang approach naman ang aking ibibigay na mensahe ngayon. Una, mga kapatid ko sa Panginoon, iunsa man o pag-ayaw ang sangit nga way tambal sa Bisaya pa, ang una ay pinaagi sa atong kagustuhan nga maligyo ta o maayo. Amen? Through our willingness to be cleansed and cured. Amen? No? Yun sa o papaano? Papaano tayo o paano gumaling ang sakit na walang lunas? Ah? Sa pamamagitan ng kagustuhan malinis at gumaling. Sa pamamagitan ng ating kagustuhan. Amen po ba? Dahil yan ang ating nakikita sa talata, apat na po. Sabi doon, may isang kitoming lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa kung ibig po ninyo eh, mapapagaling ninyo ako. Ang sabi ng tao ito. So, sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan, yung willingness niya na maayo, lumapit siya at anong ginawa? Nagmamakaawa. Amen? Kaya siya gumaling, nagmakaawa siya, lumapit siya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kagustuhan niya na gumaling, lumapit siya at nagmakaawa at napapakumbaba na nagluhod sa harapan ng ating Panginoon. At ano pa kanyang ginawa? Kaugnay noon sa kanyang paglapit. Sinabi niya sa Panginoong Jesus kung ano ang kanyang problema. Sinabi niya kay Jesus kung ano ang gusto niya. Ngayon, sa inyong kalagayan, ano ba ang gusto niya? Sa inyong paglapit ngayon sa Panginoon, dahil ang ginawa natin ngayon sa hapong ito, ito ay paglapit natin sa Panginoon. Amen po ba? At ngayon, kailangan na doon yung willingness natin kung ano man ang ating mga karamdaman ng sakit na katulad ng kitong, kailangan na doon yung kagustuhan natin, yung willingness na tayo ay malimpyo ang atong mga kaugalingon. Malinis ang ating buong pagkatao. Bakit sinabi niya malimpyo o maklins siya? Dahil ang may sakit na kitong ay marumi. Amen? Marumi kaya nga, sabi nga, linisin at ano, pagagalingin siya. So ganyan din ang anong ang ating dapat gawin na dapat kailangan mayroon tayong pagsisikap, yung willingness ng ating kalooban na tingin natin sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo na tayo ay malinis at mapagaling sa ating mga sakit at karamdaman. Sasabihin natin, wala nung sakit. Meron ang kitong natin sa ating kalooban. Amen. Diba? Wala man tayong sakit, wala man tayong kitong sa panlabas. Subalit, tayong lahat ay may sakit na kitong panloob. Ano yun? Yung mga pagkakasala natin na paulit-ulit nating ginawa. Amen. Yung mga paglabag natin sa kalooban ng Diyos. Ito po yung nagpaparumi sa ating kalooban. Amen. Yung pagsupak nato sa kabubuton sa Diyos. So kung kailangan, o kung gusto mong malinis, o gusto mong gumaling sa iyong sakit at karamdaman, kung ano mang sakit na yan, na panlabas, na paulit-ulit mong nararanasan, na di ka gumagaling, hindi ka, hindi ka maayo, tingaling na akay sakit sa iyong sulod, sa iyong kasing-kasing, sa iyong pagkatao. Amen? Tingaling na akay sakit na kitong. Kasi ang kitong, hindi lang pang lamas. Higit pa sa kitong ang ating mga sakit at karamdaman yung nakaimbak sa ating kalooban. Amen po ba? Amen. So, dapat ito ang ating gagawin. Sabihin natin sa Panginoon Jesus, Lord, pagalingin mo ako. Lord,
kung ibig mo, katulad na sinabi ng taong may sakit na kito, sabi niya, Panginoon, kung ibig mo, pagagalingin mo ako. Yan din ang dapat nating gawin. Panginoon, Hesukristo, kung ibig mo, pagalingin mo ako. Anong sagot ng Panginoon sa iyo ngayon? Ibig ko, gumaling ka sa iyong sakit. Sa anumang sakit? Sakit sa bulsa. Sakit sa ano pa man. Ating tutugunan ang Diyos yan. Ang kahirapan mo. Ang anumang sitwasyon ng buhay mo. Problema mo sa asawa. Problema mo sa anak. Tutugunan ng Diyos. Amen. Amen po. So yung paglapit natin, kailangan nun yung kagustuhan natin. Baka mamaya yung paglapit natin, sumama ka lang at napipilitan ka lang lumalun sa gawain ng Panginoon. Amen? So pinakabutang lang dito mga kapatid ko sa Panginoon, ang ating pananalig sa Diyos. Amen? So through our willingness, na malinis tayo, ma-cleanse ang ating buong pagkatao, handa mo baguhin ang iyong buhay sa papakikinig ng mga salita ng Diyos. Ito ang maglilinis sa atin, yung mga salita niya na ating tinanggap. Amen po? Ha? Ito ang magpapabago sa ating buhay. Through our willingness to be cured, ibig sabihin, handa kang magpalinis sa pamagitan ng kanyang mga salita na tinanggap mo sa iyong buhay. Amen po ba? So marami tayong mga kapatid ng araw, maririnig natin kung gaano sila kasama sa lumang buhay. Subalit, sa pamamagitan ng kagustuhan nilang magbago ang kanilang buhay, gumaling sa sakit, lalo na sa sakit na nakaimbak sa kalooban, ay nagbago sa pamamagitan ng gawain ni El Shaddai. Amen! So yun mga kapatid ko sa Panginoon, kung ibig nating gumaling, kailangan hingi natin sa Panginoon. Amen. Paghirapan natin, pagsikapan natin, dahil nila sa basta makamit natin ang kagalingan ito kung hindi natin pagsisigapan, paghirapan. Amin po ba? Sabi ko nga noong nakaraang nag-permission tayo sa office ng Tagbilaran ng Sabado, maraming nagsasabi, Brad, uhaw na kami sa salita ng Diyos. Ang sagot ko sa kanila sa chat, magsimula na tayo ng gawain dyan sa inyo. Uhaw na pala kayo. Sabi naman nila, hindi pwede ba? Hindi pwede? Bakit hindi pwede? Nandyan pa? Nandyan pa si Kurikong? Nakakatakot? No? So ganyan, alipin ang takot ang tao. Sabi ko nga, kapag alipin tayo ng takot, hindi tayo maging mananagumpay sa buhay na ito. Kung takot kang magpakawala ng puhunan para sa negosyo mo, hindi ka magtatagumpay. Kung takot kang magpakawala para sa Diyos, hindi ka magtatagumpay. Amen. Kaya nga, kailangan pagsigapan natin. Amen po ba? Eh, sabi ko nga noon, sabi ko, paano mo patugunan ang kauhawan ng salita ng Diyos kung hindi mo ihakbang ang iyong mga paa, kundi kakikilos. Kaya ako lang bang lalapit sa iyo yan? Hindi lalapit sa iyo. Katulad ng pagkakuha mo ng inumin na hindi mo basta lalapitan at kukunin ang isang baso tuming tawa, matugunan ang iyong kawawa. Hindi matugunan ang kawawan mo. Amen? Halimbawa ito, paano kung mainom ang tubig, kumilin ko, lalapitan? Hindi ko kukunin. Ha? Amen po ba? Amen. So yan, kumilos tayo. Amen. Kailan kumilos tayo katulad ng
Gintungin ito. Kumilos siya. Pumunta siya sa Panginoon. Lumapit siya. At anong ginagawa? Nagmakaawa. Nagmanikluhod. O ibig sabihin, nagpatira pa. Sumamba sa Diyos. Kumikilala sa pagka-Diyos. Amen. At nandoon ang kanyang pananalig, pananampalataya. Amen. So yan po, number one. Ano number one? Naminaw ka mo? Pinaagi sa kagustuhan na maglimpyo ta o maayos sa itong mga sakit. Amen? Kaya kapag malinis na ang iyong kalooban, wala na ang mga basura na kaimbab sa iyong puso, susunod niya ang kagalingan sa pisikal na karamdaman. Amen. Automatic yan. Gagaling ka sa iyong anumang sakit na paglabas kung gumaling ka na sa sakit na espirituhano. Amen. Ang ikaduha, maukin niya ang ikaduha sa pamamagitan ng paghipo ni Jesus na nagpapagaling. Amen. Paano gumaling ang sakit na walang lunas? Through the curing touch of Jesus. Pinagi sa tambal na paghikap ni Jesus. Pinagi sa paghikap ng Panginoong Kristo na ayo ang doon ay sakit na walay tambal ang kitong. Amin po ba? Sabi doon sa talata 41 hanggang 42 na habag si Jesus at hinipo siya sabay wika, ibig ko gumaling ka. Amen. At yan din ang sinasabi ngayon ng Panginoon sa atin. Amen. Ibig ko kayong lahat na nasa pungamar ngayon ay pagpalain ko. Amen. Pagpapalain tayo ng Diyos, okay, mag-alala. Anong mga problema? Yung anak mo na sinoptist o sino pa man yan? Huwag mo nga kinin na may karamdaman yan. Sabihin mo, negative. Amen? Bakit? Kasama mo si Jesus. Jesus is in control. Amen. Hallelujah, purihin ang Diyos. Ngayon sa ating panahon, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, yan po ang paghipo ng Panginoon. Naniwala pa kayo? Pinaagi sa kanyang mga salita na ating napapakinggan, hinipo ng Diyos, yan po ang healing touch ng Panginoong Hesukristo sa atin. Yung mga salita niya, o kanyanto, noong unang panahon, ayaw mo sa gawang ito, kontra ka sa mga anak mo na naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa Panginoong Hesus, naglilingkod kay Elisaday. Kinukontra mo, naging ano ka pa, persecutor ka sa mga anak mo o persecutor ka sa mga magulang mo. Subalit ngayon, isang pamilya na kayo naglilingkod sa Diyos. Bakit? Hinipo na ng Diyos ang puso mo. Nagkaroon na ng kagalingan ang sakit mo ng espirituhanon. Amen po. So hinihipo ng Panginoong Kristo ang ating mga puso sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ako ganyan din ako noon, kapatid ko sa Panginoon. Nung wala pa ako sa gawain ng Diyos, nananawala ko. May Diyos. May Diyos, may Kristo Jesus na tumubos sa akin buhay, pero ano, hindi naman ako marunong, o hindi naman ako nakaintindi ng mga salita ng Diyos. Dahil hindi ko pa narinig. Hindi ko pa personal na naigwento ang Holy Spirit, ang kanyang mga salita, hindi ko pa napapakinggan. So, balit nang dumating ang salita ng Diyos sa aking buhay, ito po, nandito na ako sa inyong harapan ngayon. Ginamit ng Diyos upang magpahayag ang kanyang mabuting salita. Amen? Nung araw wala, baliwala sa akin, ano ba naman yan? Ang Elisaday na yan? Grabe naman ito si Brother Mike, yan ang salita ko. Mayaman na mayaman na ito. Piso lang kada tao ang ibigay niya, milyonaryo si Brother Mike. Yan ang tingin ko sa gawain ito.
noon yun, way back, 1986, 87. Ganyan, no? So, bakit nagkaganon ako? Dahil hindi pa hinipo ng Panginoon ang ating puso. Kayo rin, sa atin din, diretso na ba kayo dito? Hindi. Diba? Isa-isa sa atin ay dumanas ng paghipo ng Panginoon sa ating mga puso, sa ating damdamin. Hinipo niya sa pamamagitan ng mga salita na ating kapakinggan. At ito na, ang mga salita na ito na sinabi ng ating punong lingkod noon. At sa mga lingkod niya na naging katulong sa ministry nito. Amin po ba? So yun ang pagkahalaga, mga kapatid ko sa Panginoon, na patuloy tayong dumalo sa gawain ni El Shaddai. Bakit? Kasi kapag umagsin tayo, magaling tayong madala ng tukso. Amen. Amen. Pag umagsin ka na, sasabihin sa iyo ng demonyo, buhong-hong mana siya. Maayon, di ba? Huwag kakapuya. Huwag mabawasi ang iyong pera. Ganyan. Nasabi siya ng demonyo, tingnan mo, hindi ka dumalo. Walang nakaltas sa kita mo. Walang nakaltas sa pera mo. Oh, kaya sunod, huwag ka na munang dumalo ulit. Oo nga. Susunod ka naman. Oh, kasi ang mas pinapakinggan ng mundo ngayon, ng tao, ay takbo ng mundo. Kung ano yung dikta ng mundo, yun ang mas pinapakinggan. Amen. So, balik, kapag narito ka lagi sa gawain ng Diyos, lagi ka, ha? Lagi kang malakas sa iyong pananampalataya. Bakit? Nag-aari ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Amen. Na hindi mo kayang taligtan si Jesus. Bakit? Siya lang ang ating kagalingan. Siya ang ating kalakasan. Sa Kanya ang ating katagumpayan sa buhay. Amen. Sabi ng aming meeting sa amin nung Sabado, no? May meeting ang bawat area. Sabi ng isang aming kapatid, kumusta naman ang bumbukan? Sabi ko, parang walang nakatimplanong buksan yan. Sabi ni Sister Yuli, o nga, kasi ang gusto nila may gawain, pero wala silang pakawala ng lagupirin. Ayaw nilang magbigay. Sa kawawa naman yung kwetsin na pupunta doon. No? So, nung una talaga, nung pumunta ako dyan sa lugar na yan, sabi nila, Brad, alam mo, mga 100 kami dati. Ha? Mga 100, no? Asana sila ngayon? Sabi, kasi ginawa nilang 500 ng lagupiring dito. Nangawa sila. Ano nangawa man? May tumod lang. Ha? Pinaagi lang sa 500 na kitaasan ng lagupiring. Uy, kailangan may nakabili na ng 500 ko. Magliti ang pinsel. Magkasalina ang pinsel. Oh, asa naman? May pamilya man na siya. Ya, unsa may kanon. Ya, asa na? Mawa na itong buhaton. Sige lang nagdawat sa biyaya na mula sa Panginoon Kristo. O ang biyaya na itong nadawat, di natin bahagihan ang mga lingkod ng Diyos. So sabi ko sa kanila, dahil lang po ba dyan, sister, lumayo na sila sa Panginoong Diyos? Sabi ko nga, para sila mayaman, yung binatang mayaman na nagsasabi sa Panginoon, ah, Panginoon, Guru, ano ang aking gagawin upang makamtan ko ang paghari ng Diyos? Sabi ng Panginoon, gawin mo ang mga utos ng Diyos. Yung 10 utos, sabi niya, ginawa ko po yan mula pa nung pagkabata ako hanggang ngayon. Ah, sabi ng kayo, may isa ka pang bula. Isa na lang ang bula. Makamit na niya ang paghari ng Diyos. Ano yung kulang? Sabi ng Panginoon, ibinta mo ang lahat mong ari-arian at ibahagi mo sa mga nangangailangan, sa mga kabos. Anong nangyari? Umatras ang binatang mayaman. Malungkot na umalis. So, ganun din tayo. Kapag hindi mo kaya sundin ang salita ng Diyos na narinig mo, ayaw mong magpalinis, di ka magpalimpyo, ha? So, sa neta mo, di jog ka, musunod, muatras, jog ka. Motong akong hingan sila,
atong meeting, iti magod building na na, sa ating pangalagan, naagin tayo isang prepisyo. Kung nananalig tayo sa Panginoon, na hindi tayo pababayaan, handa natin isang prepisyo. Ano naman meron tayo? Amen? So, ano nangyari? Sabi naman ni nung isang kasama ng isang meeting, kasi po, may sakit at karamdaman sila. Atin silang abutin, sabi pa. Saka sabi ko, alam mo, sister, kung nakapasing ka sa iyong sakit at karamdaman, ipapakita yan na hindi ka lumago sa iyong pananalig pa na ng palataya. Bakit? Katatakot ka sa sakit mo eh. Alipin ka sa sakit mo eh. Amen? At tulad ng taong may gito, yung sakit niya, hindi niya pinansin, pumunta sa gawain ng Panginoon, lumapit sa Panginoon sa Kristo. Hindi siya tumingil, hindi siya nag-stay sa tahanan niya. Amen? Hinakbang niya ang kanyang mga paa papunta sa Panginoon sa Kristo. So, ganun din ang dapat natin gawin. Amen? Ha? Sabi ko sa kanya, kung ang karamdaman mo ang iyong basihan ng iyong pananampalataya, hindi ka uunlad. Bakit? Ha? Nakabasin ka sa sarili mo. Sabi ko, kung may pananalig ka pananampalataya, anumang sakit mo, anumang karamdaman mo, hindi ka mapipigilan sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Amen. Hindi ka mapipigilan sa pangalagan mo sa Diyos. Yan, kapatid ko sa Panginoon. Hindi natin pasihan yung mga sakit na karamdaman. Bakit? Kapag ginusto ng Diyos, kahit anong sakit mo karamdaman, hindi ka umabot ng 100 taon. Wala ka mang sakit, wala ka mang karamdaman, pwede kang mamatay maya-maya, kinabukasan, pag hindi ka pinaproteksyonan ng Panginoon, wala ka. Anong mang kalaksik ang lawas ninyo, wala kang sakit, normal ka, patay ka paghihapon. Naniwala kayo doon. Kaya huwag kayo matakot. Di ka man pinagagaling ng Diyos, may purpose siya. May layunin siya. Gusto lang ng tumibay. Tumibay ka sa iyong pananalig para ng Amen? So kapag nahipo na tayo, ganyan ang ating maramdaman. Kapag nahipo na tayo ng Panginoon sa Kristo sa pamagitan ng kanyang mga salita, nagkakaroon na ng tunay na pagbabago ang ating mga buhay. Amen? So kahit ano pa mong narinig mo, laban sa gawain ito, di ka na atiktado. Amen! Ha? May taga-balin siya, nakakarin. Uy, ang yun siya, guy. Ha? Sikta. Kulto. Sabi ko, unga, kulto. Totoong kulto. All to serve the Lord. Amin po ba? Pero hindi kulto, ha? Tunay tayo mga alagad ng Diyos. Nasa ilalim tayo ng ating inang simbahan katolika. Amen po. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, ulitin ko ang pangalawa, through the curing touch of Jesus o sa pamagitan ng hipo ni Jesus na nagpagaling. Amen po ba? Pangatlo mga kapatid ko sa Panginoon sa Kristo, paano gumaling ang sakit na walang lunas? To the prescribed way of Jesus. Sa pamagitan ng prescription o resita ng Diyos. Amen? Inaagi siya yung mga resita. Inaagi sa prescription ng ating Panginoong Kristo. Anong sabi niya? Sa talata 44-45, matapos ang ganitong mahigpit na bilin, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moses upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya pagkos ipinamalita ang nangyari ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ipinakita nito, may
inuutos ang Panginoon. Yung prescribe niya sa taong ito, prescription niya, anong utos, anong sabi? Pumunta, magpasuri. So, balit anong ginawa na ito? Hindi sinunod salita ng Diyos. Hindi niya sinunod ang sinabi ng Panginoon. Ganun din sa atin buhay. Amin po ba? Sa atin lang, marami sa atin may mga sakit na physical na kapag nagpasuri sa doktor, ano man yung prescribe ng Panginoon si Kristo sa alam ng doktor sa kanila, ano man nakalagay doon sa resita, minsan hindi sinusunod. Totoo, hindi. Hindi binibili. Dahil nanginayan sa pera. Nakalagay doon, kailangan sa loob ng 3 buwan inumin mo. At pagkwinta-kwinta, ang mahal. Nanginayang sa kwarta. Kaya gagawin, iinom lang ang kaunti. Paano ka gagaling? Hindi ko sinunod yung prescription ng doktor. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Kalala ko na naman yung kwento. Narinig nyo? Ah, narinig nyo na yung kwento na yun? Ulitin ko para maalala ng mga tao. Lalo na yung mga hindi pa nakakarinig. Kasi hindi man lahat yung nakakarinig. No? Oh, isang tao nagpakonsulta sa doktor. Sabi niya, Dok, examinin mo nga ako kasi masama ang pakiramdam ko. Di ko mawari ang aking pakiramdam mula kaninang pagkagising ko. So yun, tapos na examine, ang resulta sabi ng doktor, simple lang itong imong gibati. Resulta lang ito sa daghang kang kolesterol. Mataas ang kolesterol mo. Kaya ito lang dapat mong gawin. Inumin mo ang aking resita sa'yo 3 times a day. Sabi ng tao ito, napakahirap sundin yan doon kasi ako malimutin. Di ko maalala na 3 times a day yan. So, awa doktor, ganun po ba? Sige, ito na lang gawin mo. Iwasan mo ang mamantikang pagkain. Katulad ng lechong manok, lechong baboy, mga humba. Anak, no? Sabi naman niya, kung napagkasarap ng tabalok, lalo na pag sinawsaw yan sa, may, sa patis, lalo na taga Manila, sinawsaw sa patis na may silid, napakasarap ng loob. Nahirap sundin yung loob. Sabi ng doktor, ganun ba? O sige, ito na lang. Simple-simple na ito, kaya mo kang sundin ito. Magdaging ka ng umaga. Gumising ka ng 5, magjogging ka para kumatas yung mantika sa katawan mo. Bumaba yung kolesterol mo. Sabi naman niya, masarap ang tulog ko ng doktor. 5 yan, masarap-sarap pa tulog. Sabi ng doktor, anong sagot ng doktor? Ganun ba? Kasi nga, tiga mo na, itatawagan na ako. Tumawag. Sa tumawag sa kulinarya. Eh, di ganyan pa na, oh, maghanda ka na kapatid o kaibigan o pare, maghanda ka na ng isang taon dyan para sa aking pasyente. Malapit na ito. Hindi magunong sumunod sa prescription ko. Sa salita ng Diyos, kapag hindi tayo magunong sumunod, wala rin tayong biyaya. Amen. Amen. Paano ka biyayaan kung hindi ka marunong sumunod sa utos niya? Amen. Amen. Sinabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi mo mamahal-mahal. Amen. Mahalin mo ang umutang sa iyo. Pero kuyaw sa tiyo, karong panahon na, sa panahon natin ngayon, ang nangungutang man ang matatag. Ang umutang ang walang hiya. Sasabihin, wala akong pera ngayon. ang inuutangan, ang takot na, ang maningil. Ang isog ang matatag yung nangungutang. Sasabihin pa, mayaman ka naman eh. Labi na pag mayaman ang inuutangan, tal, mayaman ka naman. Bigay mo na lang sa akin. Ganyan ang tao. No?
Ba't ba natin tayo napunta roon? So, yan kasi po ay prescription ng Panginoong Diyos sa buhay ng tao. Mahalin ang kapwa, mahalin ang kaaway. Amen? So, sino ngayon nagmamahal sa kaaway niya? Taas ang kamay? Huwag makataas ang kamay. Bakit? May kaaway ba kayo? Sino kaaway niyo? Ang inyong mga kaugalingon, mas laki na. Oh, kaugalingon na to, ha? Mas marami na itong kaaway. So, kailangan makasunod tayo sa prescription ng Panginoon Jesucristo. Patuloy tayo susunod yan. Sabi nga, magbigay kayo upang kayo ay bibigyan. Amen? Paulit-ulit kong sinasabi yan. Bakit mo pa paulit-ulit na sinasabi yan? Yan ang susi ng biyay at pagpapala. Paniwalaan yung sinasabi ko. Hindi ako ang nagsabi nito. No? Si Lord, sinasabi yan sa Biblia. Sa ika po, sa Malakias. Ano yun? Alam na alam. Ni Sister Mapusa. Kaya Sister Mapusa, pinagpala na sumusunod sa prescription ng Panginoon. At sa sino man sumusunod yan, pagpapalaan ang kanyang buhay. Amen? Dahil sabi ng Panginoon, subukin niyong gawin ito at bubuksan ko ang dungawan ng langit. Amen? At ano? Lahat na biyaya at pagpapala ibuhos niya sa atin. Ano yun? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, nagroon yung protection mula sa kapahamakan, nagroon yung pag-iingat ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Amen. Bakit ko nasabi, hindi siya sinungaling. Amen? Nasa biyaya niya. Nasa pagpapaana, nasa pagbibigayan para tayo biyayaan ng Diyos. Maniwala lang kayo, noong araw, ang tao ay sasabihin, ayan na naman. Ayan na naman si brother, nagpaparinig na naman. Hindi ko paparinig sa inyo yan. Tinuturo ko sa inyo yan. Tinuturoan ko kayo magkaroon ng pananalig, pananampalataya. Umunlad kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Bakit? Sa pagbibigay, makikita na kayo'y umunlad sa inyong pananalig, pananampalataya. Amen? Kasi ang mga tao, guhipo, walang pananalig sa Diyos yan. Tiwala kayo? Amen. Hindi naniwala sa Diyos yan. Walang pananalig sa Diyos yan. Pero yung mga tao, kahit nawala na siya, nagbibigay pa sa Panginoong Hesus, sa gawain ng Diyos, malaki ang pananalig niyan. Amen. Atin po ba? At di ka pamabayaan ng Diyos? Yes, Lord. Ano mang pangilangan mo? Nandiyan na kalaan ang para sa iyo. Ako simple lang, noong nakarang araw, sabi ni JB, yung anak ni Brother, sabi ni Brother JB, at ko tayo sa video, may bibili na ko. Pumasok sa isipan, magpadala na pera, magpabili ako ng toothpaste. Kasi naku, paubos na yung toothpaste ko eh. Sabi ko, nagpapadama na. O sige tayo, punta ko sa wallet, pagtanong ko ulit, hala, pag pinapiling ko, higit na 100 yan, higit malaki. Ah, sabi ko, sa kanila na, isip ko, pagliti ko pala tayo, padong agawan. Pagliti ko pa sa kanila na, total, meron pa naman natitira. Sa loob-loob ko, sa linggo na lang ako bibili. Total, hanggang linggo pa. Tingnan mo, pagdating ni sister dyan, pinapunta yes. Ka. Alam niyo, kasi yung pangalala ko eh. Ano yung binigay? Isang malaking contest. Alam na alam ng Panginoon kung anong pangilangan ng mga nananalig sa Kanya, amen. Mga lingkod niya. Amen? So, ganyan ang Diyos. Kaya huwag tayo matakot, huwag tayong mga ngamba, huwag tayong mababalisa. Sana ang sitwasyon ng ating buhay, ibigay natin sa Panginoon niya. Ipakontrol natin ang Diyos, o sa Diyos ang ating mga buhay. Sundin na natin ang anong prescribed sa atin ng Panginoon Jesucristo. Bakit? Yung prescribed way of Jesus means following His instructions. Amen. 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 Sa kanyang resita sa atin ay ibig sabihin niya tayo ay
masunurin sa kanyang mga inutos. Amin po ba? Amen. So ganyan ang dapat mangyari sa ating buhay. Amen? Ha? Mga kapatid ko sa Panginoon, pa ba kayo? Amen. Ha? Kailangan marunong tayo sumunod sa mga salita ng Diyos. Isa buhay natin kung ano ang mga itinuto sa atin ng Panginoon. Amen. Dahil sa ating pakikinig at pagtanggap ng mga salita niya, doon tayo lalong umunlad sa ating pananalig sa Panginoon. Kaya nga, hindi na tayo natatakot. Amen po ba? Sinong handa ang sumunod sa resita sa kanya ng Panginoon? Taas ang mga kamay at ipalakpak yan. Ha? So ang aking paksa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, tataposin ko sa isang kwento. Ha? Nagsimula tayo sa isang kwento, ngayon naman magtatapos tayo sa isang kwento. Ha? Sa bansang Amerika, naitanong eh, nangyari sa bansang Amerika, may isang taong nagmamaniho sa kanyang sasakyan. Naglalakbay sa isang lugar na malayo. Subalit pagdating niya doon sa mga lugar na wala na mga kabahayan, parang desierto na malayo sa kabiyasnan o sa bayan, bigla siyang nasiraan. No? Nasiraan ang kutsi niya, sinasakyan. Kaya bumaba ang driver, ang mayari ng sasakyan ito, at tingin siya ng tingin. Kalikot siya ng kalikot. Di niya makita kung anong nitrit siya. Di niya mapapaanda ang kanyang sasakyan. Inabot na siya ng isang oras mahigit. Wala. Di niya mapapaanda muli ang kanyang sasakyan. Kulang-kulang dalawang oras na siya. Di na niya malaman kung anong kanyang gagawin para mapaanda muli ang kanyang sasakyan. Maya-maya pa'y dumating. Huminto sa kanya tabi kung saan ang dulo ng kanyang sasakyan. Ang sabi ng tao ito, ano pong nangyari? Sabi niya, bigla na lang huminto ang makina. Tumirik, di ko alam kung paano. Kanina pa ako dito. Tinitingnan ko nga kung ano dahilan kung bakit huminto. Pero di ko makita. Malaking problema, dalawang oras na ako halos dito. E bumaba yung taong huminto. Ilili ang sakyan na at may hinipo, saklit lang. Umanda ang sasakyan. Pagkaanda ng sasakyan, wala pang 20 minutos, no? Sabi niya ngayon, grabe, ang bihira ka. Ako dalawang oras na, alos, di ko napapaanda ngayon. Isang saklit na napapaanda mo ang sasakyan mo ito. Sabi ng tao ito, paano na hindi ko magawa ang reprensya? Ako ang may gawa nito. Ako may imbento ng sasakyan nito. Sino yun? Si Henry Ford na may-ari na Ford ng sasakyan. Alam ko kung ano ang hipuin ko. Dahil ako ang may imbento. Ako ang may gawa ng sasakyan ito. Ano bang mensahe nito? Ang ating Panginoong Jesucristo ang may gawa sa atin. Kaya kung ano mang depresya mo, ibigay mo sa Panginoon. At alam niya kung paano niya aayusin ang depresya mo. Ano mang sakit at karamdaman mo, kayang ayusin ng Panginoon. Amen. Ipagkatiwala mo lang sa Kanya ang lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Tumayo na po tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Ulitin ko, mga kapatid ko sa Panginoong Kristo, ang ating katanungan, no? Ang ating paksa, the best medicine, ang pinakamag-isang gamot, walang iba, ang ating Panginoong Kristo, ang pinakating ating pagpapagaling sa sakit na walang lunas. Curing the incurable. Diba ang aking katanungan? How does the incurable disease cure? O paano gumaling ang sakit na walang lunas? Ang una ay sa pamamagitan ng ating willingness through our willingness to be cleansed and cured. At ang pangalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, through the curing touch of Jesus
o sa pamamagitan ng kanyang nagpapagaling na hipo o hipo na nagpapagaling. At ang pangatlo, through the prescribed will of Jesus. O sa pamamagitan ng prescription na ayon sa ating Panginoon Jesus. So sa hapong ito mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy tayong manalig sa Diyos. Patuloy tayong manalig sa ating Panginoon at ipagkatiwala natin ang lahat. Ano mang karamdaman mo, ano mang problema mo, ano mang mga naranasan mong sitwasyon sa buong mong pamilya, ibigay mo sa Panginoon. Ipagkatiwala mo sa Diyos. Dahil ang ating Panginoon Kristo, ang the great healer, kaya niyang pagalingin ang anumang sakit at karamdaman, maging ang sakit na walang lumas. Dahil sabi niya, I am the God that healeth thee. You say